Guys, ito yung mga kakailanganin natin para sa pagluluto natin ng ating chicken tinola. Meron tayong garlic, meron din tayong ginger, onion, fish sauce, chicken or cube, zucchini or courgettes kasi wala tayong papaya dito. And then of course, our chicken. Ito yung drumstick pero pinutol ko na yung dulo kasi hindi naman natin kailangan yung dulo. Wala naman siyang meat kaya pinutol ko na. Tapos gagamit din tayo ng ground pepper pero gagamitin natin this time guys is white pepper kasi hindi pa ako nakabili ng coarse black ground pepper. Ayoko nung super pinong black ground pepper. And then ang gagamitin kong mantika guys is olive oil. But of course, you can use any kind of oil. Nasa sa inyo po yun. Yung ginagamit kong patis is ito. Made in Thailand siya. And then, meron din ako ditong spinach. Wala tayong malunggay. So, ito yung alternative para sa tinola natin. Tapos, nag-init na rin ako ng tubig. Pag mainit na yung ating pot, guys, maglagay na tayo ng olive oil. Tapos, igisa natin yung garlic. Isunod agad natin yung ginger. And then guys, ilagay na natin yung ating chicken. So, takpan natin siya guys. After 2 to 3 minutes, guys, baliktarin natin yung chicken. And para mag-brown siya konti. And then, takpan ulit natin siya for 3 minutes, guys. Para mag-brown naman konti yung kabilang side. So, after 3 minutes, guys, check uli natin. Haluin nyo ng konti. And then, ilagay na rin natin yung onions. Yung reason na hindi ko nilagay agad ang onions after nung garlic at saka ginger is para mag-brown po yung meat natin. Kasi the moment na ilagay natin yung onion, hindi siya mag-brown. So, yun po yung purpose. Hayaan po natin mag-caramelize konti yung ating onions. And then, pwede na rin natin ilagay yung patis at saka yung ating nor cube. Yan, haluin natin konti. And then, takpan natin hanggang sa mag-caramelize yung ating onions. Pag nag-caramelize na yung onions, ito na siya. Pwede na tayong maglagay ng water. Yung water, guys, is napakuluan ko na para mabilis. So, pag nalagay na natin yung tubig, kailangan yung ating apoy, hinaan na natin. So, we'll put it into a medium heat. And then, ilagay po natin ang lid at hayaan natin siyang lumambot. Check natin siya after 20 minutes. So, after 20 minutes, guys, eto na siya. Check natin kung malambot na. Hindi pa masyado, so pakuluan pa natin ng mga 10 minutes. Balik natin yung lid. So, nagdagdag tayo ng 10 minutes, guys. Check natin. Malambot na. So, pwede na natin ilagay yung zucchini or courgette. Pwede nyo nang lakasan yung apoy, guys. So, takpan uli natin and then antayin nating maluto yung ating courgettes or zucchini. So, guys, let's check kung malambot na yung ating zucchini. So, malambot na siya. Ilagay na natin yung ating spinach. So, mahilig kaming kumain ng spinach. Kaya ilalagay ko lahat yung buong bag. Wash na siya, kaya diniretso ko na siyang ilagay. Pan natin, antayin natin maluto yung spinach, then pwede na natin lagyan ng ground pepper. Okay guys, tignan na natin. Ayan, luto na yung ating spinach. Pwede na tayong maglagay ng ground pepper. There you go. So at this point, kung gusto nyo pang dagdagan ng asin, natatabangan kayo, pwede naman. Ayan, luto na ang ating tinolang manok. So guys, eto na yung ating
tinolang manok. Ayan, kakain na si husband. Ito yung paborito niya. So guys, eto na, kakain na siya ng tinolang manok at tsaka nilagang mais. Ayan, okie doke. Thank you, love. Once again, another lovely meal. Thank you. Paborito niya talaga yan, guys. Ayo. Okay.